Hello guys, good morning. Welcome back po dito sa ating channel, CE Farming. At ngayon guys, nandito po tayo sa ating pong mga colleagues type 1. Kahapon po ay namitas tayo doon po sa atin pong talong na Fortunary Puan. At kahapon po ay medyo umulan po kahapon. Hindi lang nga po ganong kalakasan po yung ulan, pero kahit paano pa man ay nakapapresko rin po sa mga dahon po ng atin pong mga talong. At yan guys, oh, yung mga bulaklak po ng atin pong mga kaliksto ay talagang napakarami ngayon at bukang buka. At yan guys, yung mga bagong bunga po ng atin pong mga talong ngayon. Ito guys, oh, maganda na po yung kanya pong mga bagong bunga. At unti-unti na pong nakikita natin na marami na pong bumubukol at lumalabas na po yung iba, katulad nito guys, oh. Yan guys. At dito po sa kabila doon guys, meron na rin. At meron na rin po tayong mga konting napipitas po. Ngayon nga po ay mamimitas po tayo ng atin pong mga talong. Pero update ko muna kayo guys dito sa atin pong kaliksto, yung kanila pong mga dahon. Yan guys, oh. Medyo konti na lang po yung mga white flies. Maganda talaga guys kapag ganitong panahon yung papasok na po yung ulan, yung white flies ay unti-unti talagang nawawala. Ayaw kasi nila yan guys ng malamig. Yan guys, oh, dami na pong mga maliliit. Mga ano lang yan guys, mga ilang araw lang yan. Yan na naman yung atin pong mapipitas. Ito guys, oh, dami ng bunga nya doon guys. Yan guys, oh, sa ilalim, oh. At yung mga dahon po na nakaraan, yung mga naiingitim, ay kanya na pong unti-unting hinuhulog. Yan guys, kung mapansin nyo sa ilalim, marami na pong mga dahon. Yan, unti-unti niya lang hinuhulog po yung mga dahon. At yung mga naiwan, yung halos naiwan po, yung ito na po yung mga bagong dahon. Katulad nito guys, oh, yan, maberde na. Okay, yan guys, oh. Pero hindi pa naman po ito ganong karamihan po yung bunga ng atin pong mga kaliksto, dahil yung kanila pong mga bulaklak ay bago pa lang po nagsisimula na bumukol. At yung iba, ito mga pasunod pa lang. Kaya sa ngayon, hindi pa po ganong karamihan yung atin pong mapipitas dito sa atin pong mga kaliksto, dahil nga po sa bitin pa rin po sa tubig. Pero ganun pa man, pasalamat tayo dahil talagang itong atin pong mga talong, itong kaliksto at yung Fortuner po natin, kahit mainit po ang panahon, ay patuloy pa rin po sa pagbibigay po ng bunga sa atin. Okay, ayan guys, pitas po muna kami. Ngayon po kasi dalawa lang kami ng aking pong bibi na mamimitas po sa atin pong mga kaliksto, dahil nakikita nga po natin na hindi naman po ganong karamihan yung atin pong mapipitas ngayon. Kaya yan guys, kita na lang po tayo doon po sa area kung saan po tayo nag-classify ng atin pong mga talong. Ayan guys, tapos na po tayo sa atin pong pamimitas po ng atin pong mga talong. At ngayon po ay nakakuha po tayo ng 5 sako. Papunta na po tayo ngayon doon sa area kung saan po tayo nag-classify. Kaya ayan guys, biyahin muna ako, papunta po doon sa area. Okay, ayan guys, nandito na kami guys. At ngayon po nabuhos na rin po natin yung atin pong mga talong. At yan guys, nakipili na rin po kami mag-classify po ng atin pong mga talong. Pinipili po natin guys yung mga good at yung mga medyo dry po yung kulay, katulad po nito guys. Ayan guys, oh, ito pa po guys yung mga dati pang bunga, yung mga bunga po ng yung ngayong tag-init. At ito naman guys yung mga medyo maliliit na ito, ito guys, oh, malapit na rin siyang mag-dry.
kasi sa sobrang init po talaga. Ito po yung mga bagong bunga na rin ito siya. Ito guys, yung iba makinis pa. Yan yung mga bagong bunga na po yan. Kaya yan guys, tingnan lang po natin kung ilan po lahat yung atin pong nakuha po ngayon, kung ilang kilo po ito. Titignan po natin ngayon kung magkano po kaya yung presyo mamaya. Ngayon po kasi ay tabuan. Tingnan lang po natin kung magkano na po ngayon yung kumprahan po ng mga talong. Kaya yan guys, kita lang po tayo ulit mamaya. Classify lang muna kami. Okay, ayan guys, patapos na po tayo sa pag-classify po ng atin pong mga talong. Ito guys, ito na po yung medyo dry po yung kulay. Ayan guys, oh. Yung kanyang dulo ay medyo dry pa rin. Dahil nga sa init ng panahon. Dito naman po guys, good pa rin po ito siya, pero medyo maliliit po. Ayan guys, oh. At nandoon po guys yung mga malalaki po natin, yung atin pong mga napili na good. At ito nga guys, nakakuha na po tayo, nakakuha na po tayo, nakabalot na tayo ng isang bag na 15 kilos. Ito guys, oh. Yan guys, medyo ano siya, yung malalaki. Kumpara doon po sa kabila na medyo maliliit po. At ito guys, medyo dry din ito siya. Yan guys, oh, malalaki. Pero konti lang guys yung ano pa natin ngayon, konti lang yung dry ang kulay. Halos karamihan po ay medyo gumanda na rin yung kanya pong mga kulay. Halos violet na. At yung reject po natin, ito guys, oh, medyo marami tayong reject ngayon. At saka yung isang tumpok din doon, yun po, ay reject din. Kaka ano kasi natin guys, kakapalinis lang po natin sa atin pong talungan. Yung iba kasi ay hindi na po natin napansin sa ilalim, katulad nga po nito. Yan guys, oh, nahinog na. Kasi nga makapal yung damo nakaraan. Kaya ayan guys, balot muna namin to. Ayan lang po, balik lang po kami ulit. Tingnan natin guys kung ilang kilo po ito. Okay, ayan guys, tapos na po tayo sa atin pong pagbalot po ng atin pong mga talong. At dito guys, ito po yung good po natin. Itong dalawa guys, itong isang 15 at isang 10 bali 25. Yan po yung medyo maliliit siya, pero good pa rin yan guys. At ito naman po yung tatlong bag na ito, yung malalaki ay 45 kilos. Bali mayroon tayo guys nakuha po ngayon na sa 70 kilos po yung atin pong good. At dito naman po yung class B, yung kanina po na medyo dry yung atin pong talong, ito 10 kilo. Dito naman po yung mga maliliit na talaga, tapos bago mga medyo baloktot, yan po ay nasa 8 kilo, nasa 18 kilos po ito ang ating class B. At lahat-lahat po ng atin pong napitas dito sa ating Calix 2 ay nasa 88 kilos. At ayan guys, ito na po, ginasako na po ni Tinik yung atin pong mga reject. Yan, siguro may mga isang sako rin. Itong iba, ito po yung mga medyo hindi na talaga pwede nating mapakinabangan ito, pakain sa alaga na ito. At yung iba naman po na pinipili ay pwede pa rin po yan pang slice. Kaya yan guys, abang-abangan nyo lang po guys yung presyuan po. Bukas po ay babalik po tayo bukas. Bukas ko na lang po guys i-update po sa inyo yung presyo po ng talong. Or mamayang gabi po, mamayang gabi na lang, update ko po sa inyo yung presyo po ng talong po ngayon. Kung magkano na po, nakaraan kasi ay 40 pesos. Ngayong tabuan po, ngayong araw na ito, ay tingnan lang po natin kung magkano po yung presyo po ng talong ngayon. At ito guys, yung aking bilas po ay nagpitas na rin po siya ng kanya pong kalabasa. Ito guys, so isasama na rin po natin ito sa atin pong pagtinda mamaya sa tabuan. Nakaraan po ang presyo po ng kalabasa nakaraan ay nasa 30 pesos po yung retail at 25 pesos po yung wholesale. Sana nga ngayon ay medyo mas mataas.
At ito guys, pinitas na po namin yung mga ganitong kalabasa po na maliliit. Dahil nga po sa sobrang init po ng panahon ngayon, halos hindi na po lumaki yung mga bunga po ng kalabasa. Kaya ayan guys, abang-abangan nyo lang po guys mamaya po yung update po sa atin pong mga gulay kung magkano po ang presyo. Okay, ayan guys, good morning. At yan nga po, update ko na po kayo guys sa presyoan po ng atin pong mga talong po ngayon. Yan guys, kahapon po nagtapo po tayo. At yung presyoan po ng talong po ngayon, ganun pa rin po, hindi pa rin po nagbago ang wholesale po natin. 40 pesos pa rin po yung kuha sa atin at 30 pesos po yung class B. At sa retail naman po guys ay nasa 60 pesos. Ang iba naman po ay mayroong 50, mayroong 60. Kaya yan guys, kahit ganun pa man guys yung presyo po ng talong po natin ngayon, okay lang dahil mabilis naman po yung bintahan po ng mga talong po ngayon. Dahil nga po sa hindi naman po ganun karamihan yung mga talong na kikita po natin kahapon, yung ibang kasamaan po natin na nagtatanim ay hindi rin po ganun karamihan po yung kanila pong napipitas. Pero ganun pa rin, kahit papaano ay hindi naman talagang halos nawalan po ng talong. Meron pa rin naman po, kaya yung presyo ganun pa rin siya. Kaya ayan guys, abang-abangan nyo lang po guys yung mga susunod po natin gagawin dito po sa atin pong gulayan. Kaya ayan guys, at kung bago pa lang po kayo guys dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan guys ang pag-like, pag-subscribe, at pindot na rin po ang notification bell para updated kayo guys sa mga susunod ng video dito po sa ating gulayan. Kaya ayan guys, happy farming, God bless.